Servisyong lubos sa 882. Isang oras na siksik na balita, panayam at impormasyon. Narito ang broadcaster na subok na sa paghahatid serbisyo, Vic De Leon Lima. Hi! Good morning, Philippines! Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. We're back. Dito po sa DWIC, Servisyo Lubos sa 882. Ako po si Vic De Leon Lima on a Tuesday. Ang pecha ngayon, ang ganda, 02-22-22. Tama, winner, di ba? 02-22-22. Parang timbang ni Hiyas, eh, no? Parang timbang niya. 02-22-22. Maganda umaga po sa ating boss, si Edgar Cabango. Ang aga namin nag-meeting kanina. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Si Ma'am Sharon, andyan din, siyempre, si Boss Edgar. At, you know, pinaalam po natin sa kanya mga bagay-bagay at talaga namang all ears ang ating boss kapag mga ganyan, di ba? For the betterment of the station, for the betterment ng ating mga tao, lalong-lalo na, di ba? The station will not be better kung hindi ho better ang mga tao. Ayan, ang sasaya po nila, oh, nagtatrabaho ng matibasay. Pero pukpuk lang, ha, mga boys, ha? Kailangan natin yan dahil ang tabayan ang buhay niyo, ha? Medyo, syempre, matagal ho ang planning yan. Matagal po ang pagpaplano niyan. IZ sa 23! Labang ka? O, di ba? O, interest. Magandang umaga ho sa Luzon, Visayas, Mindanao. Mga OFW po natin. Unang-una po dyan sa bansang Hong Kong. At syempre sa bansang Ukraine. Mamaya, if we can get in touch with iba't iba pong mga opisyal, malaman po natin ang kalagayan. Mangilan-ngilan lang yung gustong umuwi. Mangilan-ngilan lang yung nakauwi. Apat, di ba ba? Anim. Karamihan po, alam nyo naman ho ang mga Pilipino, eh, kahit saan ho may trahedya, kahit saan po may nangyayari, hindi po lahat yan uuwi, eh. Ayaw ho nila, eh. Dahil nga ho sa laki ng kita na kanilang bini na nakukuha, they would rather stay in that place, makipagsapalaran, kaysa ho umuwi nga naman dito ng nganga. Eh, diba? Kung uuwi dito, wala, nganga ho, eh. Wala ho magiging trabaho, eh. Kaya they might they'd rather stay dyan po sa mga lugar na yan. Magandang umaga ho, ha, sa ating mga suking tagapakinig dyan po sa iba't ibang bansa. Mag-text po kayo. 0999-376-6768. Yan po ang ating text line. Ulitin ko, 0999-376-6768. Yung mga kapatid po nating OFW sa iba't ibang bahagi ng mundo, mag-text po kayo rito. Baka meron ho kayo mga information na pwedeng ipagkalaob sa atin. Mga information na pakikinabangan po natin, lalo-lalo na po dyan sa mga lugar ninyo. The Hong Kong, ang Hong Kong po, eh medyo nagkakaroon ng problema sa COVID. Hindi ba? Kahapon nga ho, natalakay natin. We talked to Consul Conjen Tejada. At talaga namang, well, ang sabi naman ho ni Conjen Tejada, medyo maayos na ho yung mga kalagayan ng mga ating OFW. And hindi lang niya naibalita kahapon, siguro late development na po yun. Meron na ho mga employer na kinuha ulit yung kanilang mga ano, yung kanilang mga empleyado. Diba? Sa kabila po ng pagkakaroon ng positive sa ano, sa COVID-19, ha? Alright, usapan po natin ngayon is ito pong balitang Ukraine at syempre dito po sa ating bansa. Oy, nag-warning po si Presidente, ha? Oo nga naman. Nag-warning po si Presidente, huwag kayong bibili ng mga gamot sa sari-sari store. Hindi ba? Dahil sabi niya, ang sabi ni Presidente sa mga nagtitinda ng fake expired na gamot, galit ako sa inyo. Ayun, yun ang sinasabi niya. Eh, sabi nga naman, bibili ka ng peking gamot sa ulo. Pag yan ang ininom mo, hindi lang ulo sasakit sa'yo. Tiyan tsaka bulsa. Patay kang bata ka. Bakit tiyan? Eh, hindi nyo alam kung ano ininom nyo. Bakit bulsa? Pag nagkasakit kayo, another doktor, another gastos, another gamot. Gastos. Doon ho kayo sa legit na mga bilihan ng gamot. Very common naman yung binibili natin, eh. Yung paracetamol na ginagawa po ng isang napakagaling at malaking kumpanya. Hindi ba? Na Unilab. Magandang umaga po kay Claire Papa. Hindi mo tayo kilala nun, eh. Eh, di ba? Eh, huwag na ho kayo makipagsapalaran. Magkano lang yung paracetamol na yun? Hindi ba? Yung ano pangalan nun yung paracetamol na yun? Biodata. Yun yung biodata. Di ba? Biodata. Hindi lang pwede tayo magbanggit, eh. Biodata. Di ba? Yun yung pangalan ng gamot na yun.
Di ba? Eh, baka sa halip po na maibsan yung sakit ng ulo nyo, madagdagan pa. Eh, di ba? So, doon lang tayo sa mga legit na bilihan. Mura lang naman yun. Magkano yun? 6? 5 piso? 7? Eh, di ba? Eh, alam nyo kasi yung ginagawa niyan. Eh, ang problema naman, hindi ko naman alam, no? Hindi ko naman huinuhusgan. I wanna find out. Ito mga malalaking drugstore, hindi kaya binabalik sa kumpanya yun pag expired na yung gamot? Hindi naman siguro tinatapon yun. Di ba? Baka siguro ibabalik sa kumpanya yun, papalitan. Parang ganun ang pagkakaalam ko. Ganun ang pagkakaintindi ko. Eh, hindi ko alam. Baka itong, ang problema dyan, baka mayroong mga inside job. Yung iba mga taga malalaking drugstore, teka muna. Maraming expired dito. Gusto mong bilhin? Aka na. Bibili ko. Bebenta ko. Oy, by the way, speaking of drugstore, ha? Gusto ko lang hong batiin yung mga kaibigan natin dyan sa LRT Tayuman Mercury Drug. Si Mr. Gilbert. Kaibigan natin yan. Ayan, yung mga staff dyan sa Mercury Drug LRT Tayuman Branch. Si Mr. Gilbert Yu. Ewan ko kung Yu pangalan niya o me. Hindi, Yu. Why Yu? Diba? Gilbert Yu. Ng Mercury Drug dyan po sa LRT Tayuman Branch. Alright, anyway, speaking of mga drugstore, dun lang ho kayo bumili. Para hindi na ho tayo magkawindang-windang. And another good news for today is that kahapon po is 1,427 at patuloy hong bumababa. And counting, downtrend, di ba? 1,427 ang mga bagong kaso kung saan na, well, wag na natin basahin yung total. Importante ho, bumababa na ito. So nagbabadya na po itong alert level 1. But, okay. Si OWA Administrator Hans Leo Kakdak. Administrator, magandang umaga po sa inyo. Big Lima here sa DWIC. Good morning, sir. Magandang umaga, Sir Vic, at sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Magandang umaga rin po. Kamusta na po kayo? Galing yata kayo ng Middle East ba? Tama po ba? Opo. Kami po ay isinama ni Secretary Bello sa pagdaos ng Philippine National Day sa Dubai. Of course, yung Philippine led by Secretary Mon Lopez ng DTI. So kasama namin ng DTI family as well as other government agencies. Alright. And nakapagpulong na din si Secretary sa mga labor attachés niya sa Middle East. Other than that, Administrator, unahin ko lang Ukraine. Kamusta po ang ating mga OFW sa Ukraine? Well, so far, aminin natin na talagang bumabalot ng tensyon ang mga binabalot sa tensyon ng mga OFWs natin sa Ukraine gawa ng mga kaganapan doon the last two days. Bagamat walang direktahang nangyari na karakasan on the ground o yung banta ay nandoon pa rin. Mm-hmm. Of course, yung ating mga OFWs ay meron ng unang batch na nakauwi nung Biyernes ng gabi. Ilan yun? 5 sila. Okay, go ahead, sir. 4 na adults, isang bata. Apo, dalawa sa kanila OFWs, dalawa ay non-OFWs, isang turista at isang kasal sa Ukrainian National. Yung bata ay yun yung anak ng isang Ukrainian National at Pilipina. Alright. Tapos, meron pa daw dalawa na napipintong uuwi kasi ang embahada natin sa Warsaw, Poland ay nag-alok ng leaving flights. Oh. However, hindi pa nakataas ang alert level 4, so hindi pa mandatory ang repatriation. Yes. And it's a DFA who recommends and endorses the alert level to the POEA. It's the POEA who imposes the deployment ban. Uh-huh. Yung sitwasyon ngayon ay kinukumbinsi pa rin ang ating mga OFWs na sila ay umuwi. Dalawa ang mag-a-avail ng free flights na inaalok ng DFA. Mm. Pangalawa, meron ng in-country evacuation, in-country relocation, so to speak, na nangyayari. Uh-huh. Merong tatlong batch ng mga Pilipino na dinala sa isang bayan, hindi ko napapangalanan. Yes, sir. That is around 100 kilometers away from Kiev, the capital. So inilikas to safer ground yung mga ilang kababayan din natin doon. Alright, unang-una, Administrator, yung mga umuwi, pero yung isa turista lang kamo yung dalawa eh. So talagang gusto lang umuwi, naipit lang ba doon? Pero yung mga OFW, ano ho ang dahilan nila at sila'y umuwi? Is it because of the tension? Yes, sila na rin ay nagpa siyang umuwi para kumbaga ay
inilikas na nila yung sarili nila para sila ay maalis na doon sa tensyon. Yes. Isang call center agent at isang household worker. Mm. Household worker. Right, right. Okay. Yung in-country relocation, ano pong ibig sabihin nun? Lilipat sila ng ibang bansa? Will that be temporary? Pag naibsan na yung sitwasyon, babalik sila sa mga employer? O what will happen to them? Yes, temporary lang yun. Inilipat sila within Ukraine. Within Ukraine. Kasi medyo malaking palad ng Ukraine. Mga 300 kilometers away from Kiev. Kasi yung isang na-interview kong taga Batangas sa Ukraine, ang layo nila sa border is 800 kilometers. So medyo safe yun, ano? Mga ganun. Oo, kasi ang Kiev talaga, ang sentro talaga ng tensyon ay nasa Kiev. Naturally, no, it is the political capital. Opo. So talagang nando doon ang tensyon ngayon. Kaya doon sa tensyon, which is the capital. Oo, but the thing is, Administrator, worst comes to worst. Huwag naman sana, at any given time, we can pull out the OFW pag ginusto po nila, pag if the need arises. Ganun po ang sitwasyon. Yes, that's right. At any given time, pwede silang ilikas. This is not the first time na, yeah, unfortunately, yeah, na binalot sa krisis ang ating mga OFWs abroad. Nandiyan ang Libya, nandiyan ang Iraq. Opo. And meron na talagang crisis manual, yeah, meron na crisis management system that has been activated. Uh-huh. Between the DFA and the DOLE and other relevant agencies. So, kasama na dyan yung magtukoy ng relocation site, uh-huh, in-country or outside of the country involved. And then yung exit points, exit strategy. Ilan hong Pilipino pinag-uusapan natin ang natitira pa sa bansang may tensyon, sa Ukraine, for that matter? Ang bilang natin ay 380. All right, 380. Pero karamihan nung sa kanila, mukhang ayaw umuwi eh, no? Alam niyo naman ang Pilipino, fighter eh. Hindi ba? Parang, no, lilipas din yan. Kasi una-una stable ang mga jobs nila sa Ukraine. Yes. Obviously, Ukraine is one of those countries na hindi naman natin nadidinig. Oo nga. Sa listahan, nakikita sa listahan ng mga bansa na kung saan may mga problema ang Pilipino. Oo. And so the jobs are relatively stable. Hmm. Kaya holding on to it as much as they can, understandably. Right. At saka wala pa naman alert level 4 na ipinapataw. Once pumasok na yung alert level 4, medyo dadami na rin yung mga pag-a-avail ng free flights na ino-offer ng embahada natin sa Poland. Pag dineclare ba yung alert level 4, will that be mandatory already? Mandatory repatriation? Or kung sino lang ang may gusto? Yes. Mandatory repatriation. Tapos meron na rin deployment ban. Actually, alert level 3 pa lang, meron ng deployment ban for new hires. Alert level 4, new hires and returning workers na ang deployment ban. Okay. Karamihan mo ba ng Pinoy doon bukod sa kasambahay? Ano po ibang mga trabaho ng Pilipino ron na medyo mataas-taas? Well, alam ko merong mga teachers. Oh. Meron din mga skilled workers. Opo. All right. Kasi, anyway, Administrator, moving on, Hong Kong, kamusta? Well, sa Hong Kong, kahapon ay inatasan tayo ni Sec. Bello na magkaroon ng tighter coordination. Nakipagpulong tayo sa Philippine Overseas Labor Office, sa labor attaché natin doon, kasama si Jose Claro Arellano ng DOLE. Oy, si Claro. At Bernard Dalia ng POEA. So, nakapagpulong tayo at na-tighten na natin, napaiting na natin ang koordinasyon at yung ground operation, so to speak, ng Polo Hong Kong. Ang main issue dito, Sir Vic, is yes, yung pagta-transport sa kanila from the point wherever they are na nalaman nila na sila'y COVID positive. Kasi ang nangyari ganito, it boils down to this eh. Okay. Bakit ngayon lang nangyari, no, after 2 years of the pandemic in Hong Kong? Uh-huh. Kasi nagkaroon ng fifth wave ng surge sa kanila.
na pinakamatindi sa lahat kasi Omicron. Parang dito yung nangyari sa atin. Mabilis. Ang 30,000 lang kaso dito sa atin, all-time high ng Omicron, di ba? Right, 2 weeks right. ago. Or, right. Ngayon, marami nagpapatest. Okay? PCR. Okay. Ngayon, lalo na itong mga pauwi nating OFWs na finished contract kasi required dito of course. Pagdating, di ba? Yung 8-hour PCR test result from abroad. Okay. Dahil dumami yung nagpapatest, bumagal ang release ng results. Okay. Kabilang sa apektado dito, yung mga nauwi ng mga OFWs at yung OFWs na nagpapatest. Ngayon, ang nangyayari doon sa mga umuuwi, nagbabakasakali sila. Naglalakas loob sila. Pagpauwi na sila, kahit wala pa yung resulta, pumupunta na sa airport. Okay? Magmamadali! Ang problema, doon nadat na ng pagka-positive sa airport. Sa airport. Okay. So, ang nangyayari pag ganyan, pinapalabas sila ng airport. So the challenge really is i-transport sila to an isolation facility. Okay. Kaya yung mga ilang balita na nahirapan na stranded or what have you, ay ito yung isang main cause ng kanilang pagka-stranded, so to speak, na hindi nila alam saan ang pupuntahan nila. Pero naibsan na ito yung unang bugso lamang ng search sa Hong Kong. Opo. And so then, we were assured by the labor attache yesterday, unang-una may transport. Okay. That any Filipino na mag-COVID positive, whether it's from the airport or from wherever. A boarding house, wherever. Or from ay pwedeng ilikas or i-transport ng Philippine Overseas Labor Office, katuwang ang Philippine Consulate General's Office. Good. To an isolation facility. Wala pong problema sa isolation facility sa Hong Kong. Marami. Provide ng Hong Kong government at ang isang NGO doon, yung help ng isolation facility. Regulated din ang isolation facility doon. Hindi ho tayo basta-basta makakapagtayo ng isolation facility. Yeah. Kasi health facility yan. Yun po ang hamon at natugunan na po yan. Humupa na ang sitwasyon. Marami. Ito lang yung nakaraang linggo, yung napabalita ang napunta sa park. Nakarating sa park. Naibsan na ho ito, nagdala na siya sa isang isolation facility. Oo. 41 cases as of yesterday. 8 nasa ospital, 5 recovered, and the rest nasa isolation facility. All accounted for. Alright. So yung anggulong, oy, positive ka, lumayas ka rito, hindi kita kailangan, layas, walang ganon. Tapos natulog sa kalye nagkumakain, walang okay. Ganong anggulo. Meron mga cases ng OFW na tanggap ng employer. Okay. So ang ginawa ng polo natin dyan, kinonvince yung employer. There are at least 3 known cases. In 2 of those cases, na-convince yung employer. At dito sa natitirang isang kaso, we are still trying to convince the employer na tanggapin muli. Kasi labag din sa Hong Kong law, Sir Vic, na mag-terminate. Lalo na sa panahon ngayon, kitang-kita naman natin sa Omicron, mabilis kumalat, pero hindi life-threatening, di ba? Yeah, ang correct. Omicron, pag tinamaan ka, lalo na kung bakunado ka, it's either walang symptoms or hindi lahat ng symptoms nasa iyo. Right. So, kakayanin. So, hindi siya ground for termination. So, we are convincing the employers to receive or to still continue to accept our OFWs. Plus, karamihan nga sa kanila nasa isolation facility. So ang payo natin sa mga employers, antayin niyo muna gumaling yung kababayan namin. Huwag ninyo tanggalin o pahirapan o ano pa man. Dahil nasa undergoing treatment pa rin siya. Yun nga, asymptomatic o konti lang ang symptoms, tanggapin niyo ulit siya pag siya'y gumaling na. So hindi po karakaraka o knee-jerk reaction. Alright. Ang isagawa ang pinapayo sa kanilang ng ating polo sa mga employers. Did we get a commitment from some of the employers to do things like that? Tanggapin, mayroon? Yes. In general, kahit for the last 3-4 decades, Hong Kong employers have been very good to our worker. Uh-oh. And this situation is a crisis and in crisis, dito talaga makikita natin ang karakter ng tao. And once again, the Hong Kong employers have been true to their commitment to honor their contract with our workers. Yeah, very good. And of course, may natatanggap naman sa gobyerno. I think they're receiving $200.
Yung mga ano, tama ba? Yung mga may sakit, may matatanggap po sa gobyerno? Pambiling gamot, yes. Whatever, okay. Siguro may dalawang taon na itong ating OPA fund for COVID-19 patients, OFWs. 20,000 na nakatanggap nito worldwide. 20,000. Serving. $100. Ngayon, siyempre, hindi maiba ang Hong Kong. Ang kailangan lang natin gawin, hintayin natin silang gumaling. Opo. Kasi opo. Ang number one priority ngayon, gumaling sila. Right. Hindi doon sa isolation period ay hindi second lang na concern ang abutan sila ng pera kasi they are okay. They are gumaling muna. Gumaling muna. Galing nila, aabutan natin sila ng $200. Alright. Palagi yung good news ang dala nyo sa amin na administrator. Administrator, nice seeing you again. Maraming salamat po, sir. Salamat, Sir Vic, at sa inyong mga tagapakinig, tagapanood, pagdasal. Thank you. Stay safe. Administrator Hans Leo Kakdak. Office of the Workers Welfare Administration. Magandang balita. Kaya lang, talagang swerte nga lang tayo eh. Itong Omicron, bagamat mabilis kumalat, hindi ho naging ganun kapaminsala, ano? Hindi naging ganun kapaminsala at medyo na nakayanan ng konti. At ngayon nga, dumarating na po tayo sa 1,400 something at sana ho, magpuloy-puloy na yan. Basta ingat lang ho. Ha? Ingat lang ho, 1,427. At dahil dyan, maglalabas ho o naglabas na ng new normal manual ang Commission on Election. Ito ho'y para sa election. Ha? Ito ho kasi yung kinakatakutan eh. Ito ho yung medyo pinangingilagan eh. Yung mga kampanya. Hindi ba? Naglabas ho ng new normal manual ang Commission on Election para sa election. Makikita, alright, pagsusuot ng face mask, ayan, and everything, ha? Kasi ito ho yung pinangangambahan na sana naman wag. Sana wag, di ba, Wener? Sana wag maging super spreader. Dahil nakita nyo naman ho yung tao, as I was saying the other day. Ha? Samantalang ang mga negosyante, nagpapalakpakan at tuwan-tuwa at naglulundagan at halos bumula ang bibig sa kagalakan na maaari na tayong mag-alert level 1. Yun. Para maging fully operational na ang lahat ng business establishment at magbigay daan sa tuluyang pagbangon ng ekonomiya. Yung magkakasakit, wala na ho silang pakialam. Manigas kayo. Basta kami kikita kahit magkasakit na kayo. Yan ho ang parang sinasabi ng mangilan-ngilan lang naman na mga negosyante, ha? Huwag masyadong ganid. Alright. Another thing, ito ho sinabi ng DOH, bago tayo mag-alert level 1, parang sabi ho ni Secretary Duque, taka, di ba? Parang yung programa sa hapon, teka muna, di ba? Di ba, teka muna yon? Yung programa ni Jabbar, ni Karim Abdul Jabbar, Karim Abdul Pacheco, di ba? Teka muna! Ang kailangan po nating maabot, dapat maabot muna ang 80% vaccine coverage. Ito ho'y para sa aming mga senior citizen at person with comorbidities bago tayo mag-de-escalate to alert level 1. O, paano ngayon yan? Sino ho ngayon ang susundin? Are we already at the 80% range? Parang wala pa ho eh. Parang wala pa ho akong alam. Yan po ang sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III. Maliwanag, 80%. Ang kailangan po natin para makamit ang alert level 1. On the other hand, una kung tawagin vaccine czar, yung mahirap interviewin. Hindi natin na-interview dahil small time lang tayo. Ayaw ng media officer niya. Magkakaroon daw ipaprioridad ng gobyerno ang house-to-house mobile COVID-19 vaccination at pagtuturok ng mga ng booster. Maliwanag ho yun, madaling intindihin yun, mobile, may mga wagon-wagon yan, kotse-kotse, pupunta sa mga baybahay. Mamaya, pagpapatuloy natin ang discussion, we have 10:30 in the morning. Ako po si Vic Dileo Lima, babalik po ang servisyo na po sa 882 sa DWIZ. IC sa 23. Servisyo na po sa 882. DWIZ. Servisyo na po sa 882. Teka muna, bago tayo magpatuloy, report muna tayo mula sa ating mga patrol, lalo na po dyan sa labas ng ating mga impilang patrol report! DWIZ Patrol Report!
Patrol Number 5, Bayo Pangko Parangaya, go! Pare Vic, maraming salamat. Magandang umaga. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Sinimulan na ng pamunuan ng Light Rail Transit Authority ang pagsasagawa ng pagbabakuna contra COVID-19 sa ilang estasyon ito. Alinsunod dito sa programa ng pamahalaan hinggil sa pagpapalawak ng vaccination sites upang magkaroon ng proteksyon ng lahat sa nasabing sakit. Ayon kay LRT spokesman Hernando Cabrera, bukas para sa lahat ang ginagawa nilang vaccination, maging pasayro man o hindi. Pero kinakailangang nakarehistro ang magpapabakuna sa lokal na pamahalaan na nakakasakop sa dalawang estasyon ng LRT2, partikular sa Clare Merecto at Antipolo Street. Anya, nasa 250 doses na iba't ibang klase ng bakuna ang inilaan kung saan posible itong madagdagan kung mas marami ang nais na magpabakuna. Bukod dito, alternate na araw din ang gagawing pagbabakuna sa dalawang estasyon ng LRT2 na magsisimula ng alas 8 ng umaga at magtatapos ng alas 4 ng hapon. Sinabi ni Cabrera na pawang mga first dose at booster shots ang maaaring magpabakuna sa kanilang mga estasyon kung saan may mga medical personnel naman silang kasama para matiyak na nasa kondisyon ng individual na magpapabakuna. Maging ang mga hindi nakapagparehistro ay kanilang gagabayan para maturuan na rin ang bakuna contra COVID-19. Matatandaan na kahapon ay isinagawa na rin ang pagbabakuna sa LRT1, particular sa Central Station. It is Patrol Number 5 by Yupangko ng Ulat, siyempre ang metod ng lakas, DWIC. Thank you! Aya Yupangko, mula po dyan sa LRTA, sa lungsod ng Maynila. Sinasabi po rito, kinikilala na raw ng gobyerno ng Pilipinas ang National COVID-19 Vaccination Certificate mula sa 8 karagdagang bansa. So yung vaccine certificate natin, na hindi ko alam paano kukunin, paano makakapunta ng Bureau of Quarantine, napakahirap din kontakin, napakahirap interviewin. Medyo magbigay ho kayo ng pahayag, Bureau of Quarantine, Robert Salvador ba yun? Yes, tama ba yun? Roberto Salvador ba yun, yung Bureau of Quarantine? Hindi ko alam kung anong tinatago nila, napakahirap pong interviewin. Ang mga tao po natin, marami na po ngayong mga Pilipino na mga ibang bansa dahil nga ho nagluwag na. Pero yung pong vaccine certificate na yan, ano po ba ang kailangan dalhin? Hinihingi yatang identification winner yung death certificate ni Andres Bonifacio bago ka makakuha ng vaccine certificate. Ha, yung sedulang pinunit ng mga katipunero, yun yata kailangan may kopya ka raw nun para makakuha ka ng vaccine certificate. Mag-o-online ka, walang schedule. Isa pa po yung DFA. Kamusta na po DFA? Di ba? Kamusta na si Yusek Dulay? Partner, mabuhay ka. Miss na kita, partner, ha? Si Yusek Dodo Dulay. Napakabait po niyan. Isa pa pong problema yan, yung passport. Hindi ba? Sa ganito hong mga panahon ngayon, nagbabadya na ka hong magluwag totally na. Bumaba na ho ang bilang ng COVID. Magluwag na ho ang ibang mga bansa. May mga opening na ho ng trabaho. Pero ang magiging problema nyo, palagay ko, yung vaccine certificate na yan. Well, ang passport kasi alam mo kung kailan mag-expire. So you should do something about it bago mag-expire. Magpa-schedule ka na. Ang problema naman sa DFA, yung scheduling. Wala pong bakante. Makikiano lang ho, makikisuyo. Sa DFA, paano po ba ang pwedeng gawin? O kagaya niyan. Kunyari, may mag-expire ng... O meron ng expired na passport o meron mag-i-expire sa mga darating na buwan, ano po ba ang pwedeng gawin? At least alam mo ang US Embassy sa mga visa-visa, sa mga interview, nagpapalabas sila ng announcement . Pero dito po sa paano? Sige nga, tanungin kita. Paano kumuha ng vaccine certificate, alam mo? Hindi. Oh, lalo na ako, hindi ko alam. Napaka-importante po ngayon noon. Ewan ko, gaano ba kalaki yung vaccine certificate? Sinlaki ng tarpaulin? Dapat 'yun. Isa ka sa size ng passport para nakaipit doon, naka-stapler o rin tatatak. Alam nyo, dapat talaga national ID. Para nandun sana lahat i-input kung pwede. Hindi ko alam . Kasi panibago na naman hong kalbaryo ito. Panibago na naman hong gastos ito. Hindi bale kung legal yung gastos. Hindi ba? Yung may, kung may mga picture.
Di ba? Kung may mga picture doon, sigurado yun. Nakakatakot yun. Oo, mabilis, pero madadali ka. Di ba? Baka peki pa yung makuha mo. So, pakiliwanag lang po, pakiliwanag. Marami yung nagtatanong sa atin, sa impila natin, marami nagtetext. Paano ba makakuha ng vaccine certificate? So, are you telling me a lot of people will be delayed from leaving the country because of that vaccine certificate? Ganun ho ba kahirap yan? Parang kapirasong card lang yan, di ba? Eh ano pa ang use nung ano, vaccination ID, yung box ID, di ba? Parang lahat po yata ng box, eh hihingin po sa inyo, eh, vaccination ID. Anong oras kayo ininiksyonan, anong oras kayo second dose, anong oras kayo booster, saan kayo ininiksyonan, sino nag-iniksyon sa inyo, sino kamag-anak na nag-iniksyon sa inyo, sino ang biyena na nag-iniksyon sa inyo. Yun yata ang mga requirements bago ka makakuha ng vaccine certificate, eh. Dapat po napakadali lang yan. O fine, sige, may bayad, wala problema eh. O yun ho bang bayad, hindi po para bang maging dahilan yun para mapabilis po ninyo? Kumuha po kayo ng tao? Magkano ba yun? 200 ba? Hindi ko alam, I'm not sure. Ha? Mukhang magiging problema po itong vaccine certificate. Hindi ko alam kung paano kumuha nito. Diba? Lalo-lalo na ho yung mga bagong salta ng Maynila, kompleto bakuna, kompleto booster, aalis, pupunta ang ibang bansa. Ay, ano ang mangyayari kung di sila makakakuha ng vaccine certificate? Punta ho tayo ng Bicol. Duman sa Legazpi City. Ay, mga urag man din eh. Melvin Machado, Melvin, Nanonoy. Ay, maray na Udtumanoy. Maray na Udtumanoy. Sumukot sa Legazpi City Police Station ang 10 suspect sa muli pagpatay sa dating bodyguard na Tony Glenn Chong na sina Richard Red Santillan at Jasmine Cassing. Noong December 10, 2018, ang 10 sa 21 sumukong suspect ay pawang dating manumbyembro ng Highway Patrol Group at Police Regional Office 4A. Ang 10 ay kinilala ng PNP dito sa Bicol na sina Police Staff Sergeant Julius Villadares ng Quezon City, Police Corporal Richard Araagas, Police Corporal Arthur Gerald Ignacio, Patrolman Napoleon Relox, Patrolman Jordan Antonio, Patrolman Marvin Santos, Patrolman Terry Anthony Alcantara na pawang mga taga Rizal, at Patrolman Efren Areola, Police Corporal Merwin Macam at Police Corporal Eugenis Barameda. Ang naturo mga dating police sa ipawang naharap sa dalawang kaso ng murder at may warrant of arrest mula sa RTC Branch 99 ng Antipolo City. Kasalukuyang nasa Legazpi City Police Station ang naturang mga sumukong police. Mula sa Bicol, Melvin Machado, nag-ulat sa impilang may todong lakas, DWIZ. Thank you, Melvin Machado. Wala po dyan sa lungsod ng Legazpi. Baba tayo ng konti. Ala, eh, kabayan, ano ka nangyayari diyan sa Batangas? Ano ka, kainaman eh? La, oo, oh, kabayan. Oh. Aring batang nga 19 anyos na tagpuan na. Kahapon pa ito pinaghahanap. Ito ay naligo dyan sa may bahagi na itagtan. Oh. Ali ito sa Rubik. Eh, ngayon lang 9:45 na tagpuan itong labi ni Arturo Panganiban. Patay? Dito. So, patay. Oh. Oh, patay ito. So naligo eh, lang? Lumangoy kahapon? Naligo lang? Naligo ito. At ayon nga kay Captain Taisip ay itong hepe, alas 5 ito kapon kung samantalang film ko itong operasyon dahil madilim na. Ito, madilim na eh. Madelikado ang tubig yan kasamang bit. Bukod sa madilim, ako'y nabuslot na dyan. Nabuslot na ako dyan. Ako'y naglalakad sa hanggang bewang na tubig. Kung ako'y mabuslot, eh, pinili ko na arukin yung tubig. Okay, ito pala ay napakalalim. Bukas. Biglang ano? Biglang lalim. Yung tipo ng ilog, biglang lalim eh. Oo, yun ang butas-butas kasi lalim yan. So, yan yung ilan kung bakit kahapon inihinto ng mga MDRM, mga volunteers, divers, at Philippine Coast Guard ng Carisan, iba pa, itong rescue. Pero ngayon, ay nakita na. Nakita na kasi nga, kahapon, madilim na ang tubig, makakapal itong damo. Yeah. Kaya ininto na ito ngayon. Nakita nila ito, ganap na alas 9:45, ngayon umaga lamang, sa ating balita. Ito, at nakita na ito. Ay, ayon sa ulat, kasamang Vic ay nakainom. Ay, itong 18 years old. Patay tayo dyan. Ayon sa balita. At pinagbabawal ito, pag-uwi na ito sa nasaling lugar, eh dahil nga sa
itong ating pandemya at sa ikalawa, right, delikado pa sa mga bigyong lugar na yon. Dahil nga sa maraming makapal ang damo at delikado, mabigat yung buoyancy ng Taal Lake ng tubig. Kaya itong namatay nga itong si Arturo Pangaliba na ito, umiiyak na itong mga magulang ngayon at ngayon na pagdating bangkay. Itong nasabi ng disinibihan niya. So naglumangoy ng nakainom. Oo, yun ang delikado. Pinagmamawalan daw itong mga ito, kaya lang, siyempre, mga kabataan na kasamang minsan hindi mabuhanan. At may mga kasama ito, hindi lang pinangalanan itong kanyang mga nakasama, ligtas naman yun, ito lang isa ang hindi na nakabalik itong 19 years old pa ito kasamang bika, itong si Panganiban. Kaya yun nga, nagluluksa ang pamilya Panganiban ngayon sa pagkamatay ng kanilang binatang anak na si Arturo dyan sa bahagi naman ng Alitagtag. At kahapon din nga, ating binederitin ka, itong si Patrolman Alin Noel Ona. Batanggen. Batanggen yan, palagay ko. Meron kaming kasamahan nun sa kabilang istasyon. Driver namin, piloto namin sa coverage, si Ona, taga Batangas. Si Secretary Ona, taga Batangas, di ba? Tama, oo. At itong Mayor Ona dito sa Kalaka, Batangas, sa Salongbig. Oo, sigurado yan. Nandito ang mga Ona. Kaya inaalam din natin, nagkaramihan ng mga piloto, dito rin nag-aaral dito sa Fernando Air Base. Fernando Air Base, dito lang malapit sa atin yan. At yun nga, nalulungkot din itong pamilya na kung saan ay namatayan din tayo ng isang kababayan. At nakalulungkot nga dito, sabi ng ating mga bulong-bulongan ng mga kababayan natin dito, bakit ito nag-crash, babago yung helicopter? Well, that's alamin natin problem. Yan. Yung mga problema na nangyari, bakit nag-crash mo itong bagong H-125 Airbus ng helicopter ng PNP kasamang bigo. Iimbestigahan ngayon yan. Naglagay na ng nagumawa na ng investigating team, itong si PNP chief para imbestigahan. Kabago-bago nga, kaganda ng chopper. Totoo yan, kasamang di. Kaya nagulat din itong ating mga piloto na nakakausap. Tikom din ang kanilang bibig kung ano nga itong nalabasan ng investigation sa nasabi pagbagsak ng helicopter na. At pangalawa na yan, ha? Pangalawang helicopter na ng PNP yan. Natatandaan mo yung medyo madami-dami yung napinsala doon. Diba? Tama, at matandaan din natin si Secretary Jesse din, Robredo. Nung nabakay din dyan sa crash ng helicopter. So yan, kasamang big ang ating balita dito sa Batangas ngayon. Pag yung umumbong na ang panahon dito, wala namang pinakita ng kaiba aktividad ang buntang saan. Huwag na sa batang natagpuan ngayon, at nasa 45, na si Arturo Panganiban na sa bahagi ng Alitagtag. Batangas sa Taambit. So, yan ating balita dito sa bahagi ng Batangas. Marolete, nagulat para sa pilong may tunong nakas DWI State. Maraming salamat, Marolete. Wala po dyan sa ating Calabar Zone Bureau. Okay. Ito, malungkot na balita. Ah, kanina ng umaga, naturalmente, Martes po ngayon, katulad po ng nakagawian at mukhang ito po'y makakagawian sa loob ng mga 74 na milyon na taon. Ah? Tuwing Martes po yan, makakagawian na po yan sa loob ng 74 na milyon na ang gusto yata nila maging halaga ng presyo ng 1 litro ng gasolina, mga 5,000 o 500,000 pesos per liter. Mukhang yun ang gusto nila. Ang dami lang katwiran, Ukraine. May tensyon sa Ukraine. So pag nagkabati na yung Ukraine tsaka Russia, tataas ang presyo ng gasolina. Bakit? Nagkabati na Ukraine tsaka Russia. Hindi ba? Lahat po ng dahilan. Ngayong araw, epektibo po ang ikawalong sunod na linggong pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Magandang umaga ho sa mga petroleum companies. Dami nilang pera. Pag ano kaya, may madadala sila kahit si Kunduleng. Wala, no? Ayon sa kumpanyang mga ito, maglalaro daw sa 80 centavos hanggang 90 centavos ang presyo kada litro ng gasolina, 60 centavos hanggang 70 centavos sa kada litro ng diesel. At ang mga driver po natin, ha, ang dami pong hindi nakakapasada dahil sa mga restrictions. Tataasan nyo po ng sige. Yan ho ang kontribusyon na palagi kong sinasabi. Yan ho ang kontribusyon ng pinagpipitaga na nating mga oil companies
na nagkakaroon ho tayo ngayon ng pandemya at marami ho nagkasakit, marami ho ang walang trabaho. Yan po ang kanilang taus-pusong kontribusyon sa atin, ang pagtataas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Salamat ha. Diba? Eh well, Martes yan. I-flash report na natin. Martes sigurado yan. Diba? Ano pa ang katwira nila? May nadaling pa akong Iran. Diba? Nagtataas ang presyo ng gasolina kasi naubo si Joe Biden. Naubo. Diba? Kailangan magtaas. Kasi baka maghigpit eh. Ano pa ba? Magtataas ng presyo ng gasolina dahil umuulan sa Russia. Okay lang ho kayo. Okay lang ho kayo. At ito ho mga jeepney driver, ang mga transport group, hindi ho pinagpapapansin ng LTFRB. Manigas kayo. Magdusa kayo. Magbayad kayo ng mataas na presyo ng gasolina pero hindi kayo magtataas ng presyo ng pamasahe. Ganun ho kaparehas ang sistema sa atin. Eh, di ba? Ganun ho kaparehas. So, ito ho mga oil company, eh, well, expect. Mga ano pa ho ito, 74 million times na magtataas pa ito ito. At gusto nila hong presyo, mga 500,000 per liter pesos. Parang ganun ho lumalabas eh, no? Di ba? Ikawalo. So, sa susunod na Martes, ikasyam. Pero wag ka. Magbababa naman yan. Pambira naman kayo. Judgmental kagad. Kailangan taas kagad. Magbababa yan, winner. 5 centimos. Kumita pa. Kumita pa. Ha? Ganun ho yan. Kaya ito hong mga, naku, itong mga presidential natin, yan ho siguro ang isa. Ito hong deregulation na ito. Yan ho siguro ang isa sa mga tignan natin. If we are de-escalating to alert level 1 and we need a lot of public transport, kailangan po nating babaan ang presyo ng mga produktong petrolyo para makaikot po at makapasada po yung mga public transport na yan. Dahil kung hindi, manigas ho kayo. Wala ho talagang masasakyan. Ha? Yan ho ang isa sa mga pinuproblema natin ngayon dahil bakit ho nila tinataasan? Tigilan niyo ako ng Ukraine-Russia na dahilan. Tigil-tigilan niyo ako riyan. Pare, marami ng tao sa kalye, marami ng sumasakay. Taasan na natin ang presyo para kita tayo. Ayaw mo silang magkasakit. Ayaw mo walang pambiling gasolina yung mga driver. Okay lang yan. Basta tayo, kailangan kumita. Yun, di ba? Ay, next Tuesday, relax lang ho kayo. But wait, there's more. Next Tuesday, sigurado yan. Or kung magbababa man, sabi ko sa inyo, 5 centimos. Kumita pa. Tumakits na. Kumita na, tumakits pa. Di ba? Yan ho ang mga magagandang kalooban ng mga oil companies. Inaalala po yung mga driver natin na wala pong halos pambili ng mga krudo. Iniisip po nila yan sa umaga pa lang. Yung concern po nila, taas presyo tayo para ayos. Di ba? Yan ho. Ito ho mga driver, magkano hinihingi? Piso, 2 piso, hindi ho mapagbigyan. At hindi ho pagbibigyan yan. Di ba? Kaya dun ho sa mga presidential bull again, eh yan ho ang isa sa mga tignan ninyo, paano ho maiibsan ito. Alam nyo kasi ang problema, pag tumaso ang presyo ng gasolina, ayan na, nagkakaroon na ng balita. Oh. Yung mga pangunahing bilihin, apektado yan. Eh diba? Yan ang ikakatwiran eh, ng mga dealer eh, ng mga supplier. Mataas ang gasolina eh. So magtataas din kami ng presyo. Oh, so chain reaction yan. At the end of the day, ang ano yun, ang sa pulpur yan, hindi ko nakita. Ang mga consumer. Ronald Domingo, Ilocos. Go ahead, please. Nakahanap na ang pangunang panlalawigan ng pundong gagamitin para sa planong madagdagan ang integrated scholarship program ng lalawigan. Ito niwanag ni sanggunyang panlalawigan member attorney sa Unlaso, chairman ng Committee on Education, na napag-usapan na nila ni Governor Macho Marcos Manotok at ni Dr. Danny Dagiwag, namumunang Provincial Education Office, ang pagdagdag ng bagong scholar. Ayon sa kanya, dahil sa isa siyang abogado ay nais niya sumami ang mga abogado dito sa lalawigan na tumutulong o tumulong upang maiwasan ang napakaraming nakabimbin na kaso sa hukuman. Nais ng opisyal na madagdagan ang magnanais na maging bahagi ng Public Attorney's Office, maglingkod na hukom at ganun na rin ang pag-private practice. Umaasa si Atty. Lasso na malaki ang may tutulong nito upang lumag na ang mga kinaharap na problema sa mga korte at gumanda rin ng sistema ng justisya. Balita muna dito sa Ilocos Norte, ito si Patrol Ronald Aydon Domingo, nag-uulat sa Sintilang Maitutong Lakas, DWIZ. Thank you, Ronald Domingo. Mula ko po dyan sa Ilocos Sur, Ilocos Norte, Ilocos Region for that matter. Magandang umaga po sa lahat po ng ating suking tagapakinig. Diyan po sa Ilocos Region, ang tinatawag nilang Solid North.
Pero sabi ni Ping Lacson, there is no such thing as solid North. Tama, okay naman yun. Hindi naman siguro talagang super solid to the max. E diba? Pero ngayon ho, nagiging mainit na ho ang ating mga kampanya. Abay, ang ating kaibigan sa SMNI, ha? Magkakaroon ng senatorial debate. Grabe yung ano nila, venue, okada. Ha? Magandang umaga po kay Pastor Apollo Kibaloy. At syempre kay Mike Abe, kaibigan po natin sa mga taga-SMNI. Magandang umaga po sa inyo. Mga kaibigan po natin yan. Diba? Ang ganda po ng ano, ang ganda po ng venue nila. 'Di ba? Ayun, 'yun ang maganda, 'di ba? Pareha sa mga panel. 'Di ba? Magandang panoorin 'yung kanilang senatorial debate. At yan po yan, tabayanan natin. I think May 2 and 3, dalawang part eh, dalawang part, two parts, May 2 and 3. Bago mag-eleksyon, matindi na yun, matindi na yung ano na yun. At anyway, ito nga hong nangyayari ngayong mga kampanyahan. Ako, mag-ingat po kayo ha, as much as possible, wag ho kayong sumama. If ever lang naman na may iwasan. Hindi po natin masisisihin talaga mga diehard supporter po ng mga kandidato. Marami po yan. At hindi po natin maiiwasan yan. Pero mag-ingat po tayo. Bagamat tayo po'y nagbabadya na ng alert level 2, sundin pa rin po natin ang minimum health protocol. Ha? Ang pagsuot ng face mask, paghuhugas ng kamay, at pag-iwas sa maraming mga tao. Yan po ang number one na dapat natin gawin. Hindi po mahirap gawin yan. Ingatan po natin ang ating sarili. At the same time, maiingatan po natin ang ating mga mahal sa buhay at ang ating pong mga kababayan. Yan lang po ang ating gagawin. Pero syempre, ang taus-puso at taintim na panalangin na lagi ko po sinasabi sa inyo. Mamaya po, susunod na Attorney Freddy Topacio at Talas Aldebar dito po sa Yes Yes Show Topacio. Ako po si Vic De Leon Lima. I will see you tomorrow. Magandang umaga. God bless the Philippines. God bless the Filipino. Servisong Lubos sa 8-8-2.